Hello everyone, for today's video, kung paano naman tayo mag-sign up sa eGovPH, paano natin gamitin, and ano yung mga benefits of using this mobile application. But before we start, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe dito sa channel, and if you're new here, hit the subscribe button and the notification bell. Okay, ang eGovPH po ay isang mobile application ng government na sa ganun po ay makakuha tayo ng mga information at makapag-access tayo sa mga government services. Pwede po natin dito ma-access yung ating digital national ID. At pwede natin gamitin ng ating ID kahit wala tayong internet. So, hindi lang po national ID, ina-allow din po tayo na makapag-access sa iba pang government services. Okay, so first step is i-search po natin sa Play Store if you are Android users. I-search po natin ang eGovPH. Then, mag-install po tayo. And i-open lang po natin. And itap natin tong sign up. Okay, let's get started. To create a new account, i-fill out lang po natin ang mga hinihinging information. Ang inyo pong first name, ang inyong middle name, then dito po is kung may name extension po kayo. Okay, kung wala naman po ay wag na po itong galawin. Yung inyo pong last name. Then, maglagay po kayo ng inyong email address. Okay, so dito po pala guys, is wala po kayong middle name, i-check nyo lang po itong box. Okay, so after nyo po malagyan ng mga hinihinging information, itap nyo na po itong create a new account. Kung gusto niyo naman po or ayaw niyo po makatanggap ng government updates, pwede niyo po itong i-turn on or i-turn off itong enable notification. And then tap continue. Then check niyo po yung inyong email inbox and i-enter niyo po dito yung natanggap niyo pong 6-digit code. Next is maglagay po kayo ng inyong mobile number and then tap next. And kindly wait for at least 3 minutes for the OTP to arrive. At kapag natanggap nyo na po yung OTP, makilagay nyo po dito. Then create your own 6-digit MPIN. Ito pong 6-digit MPIN ay magagamit nyo po kapag kayo po ay magla-login. Okay, and then tap next. Then, i-enter nyo po ulit dito yung ginawa nyong MPIN kanina. And then, tap next. Okay, nakapag-create na po tayo ng account. And, nandito na po tayo sa homepage ng eGovPH. Okay, kung gusto po pala natin makakuha ng full access ng lahat ng eGovPH government services, kailangan po natin ay ma-verify ang ating account. Itong gitna po, ito po yung digital national ID. And once po nanitap natin itong gitna, ay ito po yung lalabas. So it means po guys, na bago po natin ma-access ang ating digital national ID, we need to verify our account. Okay, so itap na po natin to. Then lalabas po dito yung ating personal information. And then, mag-fill out po kayo ng inyong information na wala pa po dito, like citizenship, at ito pong birth date, okay, from male, ilipat ko lang po dito sa female. Then, itap na po natin tong next.
And dito po is please input your current address. Yung inyo pong state or province, just tap this arrow down to select. And then your city or municipality, and so on. Okay, itap na natin tong next. Then, lalabas po dito yung ating personal details and address na ni-input natin kanina. Pwede po natin ito i-edit if may mali. And now, if you are sure that the details are correct, just tap next. Then, take a live selfie. Avoid wearing cap, glasses, and huwag po kayo gagamit ng filters. Face must be within the circle and use enough light. Okay, if you are ready, tap to launch camera. Okay, pakisundan lang po yung instruction. Blink your eyes. And if happy na po kayo sa picture, tap yes, I'm happy. Okay, successfully upgraded na po yung aking account. And then, pwede po kayo dito mag-add ng digital signature. Or pwede naman po balikan. Okay, so mas maganda guys ay lagyan nyo na po ng signature. Okay, sign using our fingertips dito po sa back. And if you're not satisfied, just tap clear and kung okay na po sa inyo yung inyong signature, tap continue. Then, isave po natin ang ating signature and dito po ay i-enter po natin ang ating 6-digit passcode or PIN. Then, tap OK at makikita po natin ang ating digital national ID with signature. And pwede po natin to palakihin. Itap lang po natin tong enlarge ID. Okay, so if gusto naman natin makita yung likod ng ID natin, just tap show back ID. Okay po, so kapag dumapos po ito guys, pwede mo po makita ang inyong digital national ID kahit wala ka pong internet connection. Okay, so itap lang po natin tong enable offline mode. Kapag naka-enable na po ito, you can view your national ID offline anytime you need it. Okay, subukan po natin i-turn off ang Wi-Fi and ang data. So, wala po tayong internet connection. And i-open po natin itong eGovPH. Okay, as you can see po guys, no internet connection, but you can still use your national ID offline mode. Okay, continue to offline mode. Then, enter your 6-digit MPIN. So, ito na po ay naka-offline mode na po at pwede po natin magamit ang ating digital national ID kahit wala po tayong internet connection. Okay, so hindi lang po digital national ID ang pwede natin dito ma-access. May news din po dito. Okay, so ito po guys ay mga news and articles. And national government services. Dito po sa National Government Services, halos lahat na po ay nandito. May BFP, CHED, DFA, DILG, and so on. Okay, so ito po guys lahat ang pwede natin ma-access. Okay, click po natin tong DFA. So, ito po yung mga DFA services, e-passport, and so on. May local government services din po, and may jobs. Okay, if you are looking for a new job, pwede po kayo dito maghanap ng iyong dream job. Then, may tourism, travel, SIM card. Okay, so pwede po pala tayo dito mag-register ng ating SIM card. Globe Telecom, Smart Telecom, Dito Telecommunity, and GOMO. Then may OFW, Overseas Filipino Worker. Okay, kung ikaw po ay isang OFW, ito po yung mga services na pwede nilang maibigay sa'yo.
So hanggang dito na lang po itong video. Sana po ay nakatulong po ako sa inyo. And kung bago ka lang sa channel ko guys, please don't forget to subscribe, like, and share. And click nyo na rin the notification bell nang sa ganun po ay maging updated po kayo sa mga susunod ko pa pong mga tutorial videos. Okay, thank you for watching.